Hello Mga Kaspar, kamusta kayo? Magandang mga Kaspar, pag-uusapan natin ng ang mga tips para hindi ka gamitan ng no-contact rule ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay mag-start up po tayo at muli, be inspired! At ang unang tips para hindi ka gamitan ng no-contact rule ng isang lalaki is iwasang magsinungaling at magloko. Yes, mga kaspad, yun ang una na tips ko sa inyo at advice kayo sa inyo. Talaga namang kung gusto mo na hindi ka magamitan ng no-contact rule ng isang lalaki o patuloy siyang kumontak sa iyo at hindi mangyari na hindi na siya magparamdam sa iyo dahil sa ginawa mo kay inspired, iwasan mo yan. Since sa mga bagay na pinakaiwasan mo ang pagsisinungaling at ang pagloloko kay inspired, talaga naman kapag ang isang lalaki ay niloko mo o pinaglihiman mo, pinagsinungalingan mo o talaga namang niloko mo literal, nang lalaki ka, sumandi ka sa iba. May mga ganyang babae na kahit may boyfriend na, kahit may asawa na, ay lumalandi pa rin kay inspired. Talaga namang magagamitan ka talaga ng ganyan. Hindi magpaparamdam ang lalaki sa'yo hanggang sa iwanan ka. Yung iba, i-ghost talaga sa inyo. Kaya kung gusto mo na hindi mawala ang lalaking mahal mo, ang asawa mo, ang boyfriend mo, ay dapat magtino ka din. Iwasan mo kay inspired na magloko at makipaglandian sa iba. Iwasan mo magsinungaling, maging tapat ka. Maging loyal at faithful ka sa partner mo. Sapagkat kay inspired, sigurado ako, sa mundong ito, dati kinagagalawan. Kung anong ginawa mo, ay siyang babalik sa'yo. Baka sobra pa. Kay inspired, sa inyo sa mga tips ko sa inyo at advice, huwag kang magsinungaling at magloko sa partner mo. Dahil kapag yan, ay talaga namang naranasan niya sa'yo yan at ipinakita mo sa kanya ang ganyan at pinatunayan mo sa kanya na hindi ka mapagkakatiwala at hindi ka tapat, sigurado kayo pa ng isang lalaki kung hindi kayo iwan ay hindi na magpaparamdam pa sa iyo. Pag no-contact sa iyo at talaga namang kakalimutan ka, ka-inspired. At ang pangalawang tips, mga ka-inspired, para hindi ka gamitan ng no-contact rule ng isang lalaki is iwasang maging toxic sa inyong relasyon. Yan pangalawa kay inspired. Kung ayaw mo ng isang lalaki, yung partner mong lalaki, lalaking mahal mo, ang boyfriend mo, ang mister mo ay mag no-contact sa'yo, ay iwasan mo kay inspired na maging toxic sa kanya, sa inyong relasyon. Alam nyo kung minsan o madalas kung bakit ang isang lalaki, kahit ang isang babae, ay bigla-bigla na lang hindi nagpaparamdam o nanggo-ghost na o nag-no-contact na ay dahil nahihirapan na. Dahil yung partner niya ay napaka-toxic na. Kaya kung gusto mo ang lalaki, patuloy na magparamdam sa'yo. Patuloy na makipag-communicate sa'yo. Patuloy na mag-reply sa'yo. At patuloy na mag-message at tumawag sa iyo. Huwag ka na maging toxic ka, inspired. Aminin nyo na kasi, yung iba sa inyo, hindi maamin sa sarili. Hindi man po ako toxic eh. Hindi man po ako ganyan. Pero, palaging nangaaway, palaging nagdududa, palagi lang nagsiselos, palagi lang tinotopa, palagi lang tinotoyo. At talaga naman kay inspired, kala mo lagi gusto ng away. Huwag ganun kay inspired. Dahil, maniwala ka, kapag ang isang lalaki ay naging toxic ka sa kanya, siya ay hindi magiging masaya sa'yo. Kapag siya ay hindi masaya sa isang relasyon, ang lalaki ay lalaki. Maaari ang maghanap ng iba, at habang naghahanap siya ng iba, ay mag-no-contact yan sa'yo. At kung ayaw mangyari yon, ay magtinuka at magayos ka. Huwag ka maging toxic, maging maunawain ka. Habaan mo ang pasensya mo at kausapin mo siya palagi ng maayos. Huwag kang lagi magbunganga. Huwag mong pairalin palagi ang toyo sa utak mo upang maging maayos kayo at maging mapagmahal siya sa'yo. Dahil paano magiging mapagmahal ang lalaki sa'yo kung lagi mo siyang pinubuisit ka, inspired? Yung iba sa inyo palagi nag-aaway. Lagi na lang kayo nagtatalo ng partner mo. Ano bang mga pinagtatalunan nyo? Sabi ko noon, palagi yung pag-usapan ng maayos yan. Dahil kung patuloy kayong mag-aaway sa mga problema na hindi nyo pinag-uusapan ng maayos, nagpapataasan kayo kung sino tama at mali at kung sino ang may mas magandang plano idea, ay kayo pa rin hindi kayo magkakasundo. Kayo pa rin sa mga tips ko sa inyo. Iwasan mo maging toxic sa partner mo upang hindi ka magamitan ng no-contact rule niya, ka-inspired. At ang pangatong tips ko sa iyo, mga ka-inspired, para hindi ka magamitan ng no-contact rule ng isang lalaki is
Iwasan mo magkulang o sumobra sa pagmamahal mo sa kanya. Mas makakas pa din ang pangatlo. Kailangan yan ang iwasan mo. Yung magkukulang ka ng pagmamahal sa partner mo. Or susobra. Diba? Magkulang ka o sumobra ka. Kailangan laging tama lang, laging sapat lang. Diba, Kinspan? Kasi sigurado ako kapag ikaw nagkulang ka sa pagmamahal mo, sa partner mo, sa mister mo, at sa boyfriend mo, nagkulang ka ng pagmamahal mo sa kanya, sigurado ako, Kinspan, darating ang araw na yan ay maghihinanakit sa'yo o magtatampo sa iyo. Magagalit dahil mararamdaman yan. Mararanasan niya yan at talaga namang, Kinspan, mapapakita mo yan. At dahil doon, maaari siya manggo sa'yo. Maghanap siya ng iba o hiwalayan ka pa niya. O bigla na lang siyang mag-no-contact sa'yo dahil siya ay nasasaktan na. Nalulungkot na. Kinspan, at yung iba naman, sobra kong magmahal. Huwag sobra magmahal, Kinspan. Dahil sabi ko nga sa inyo, kapag sobra-sobra kayo kong magmahal, karamihan ng mga tao, lalaki man o babae, sila pa yung mas nasasaktan. Sila pa yung iniiwan. Maraming nagtatanong, bakit kaya ganon? Nagmahal naman ako. Kasalanan bang magmahal? Hindi kasalanan magmahal. Ang kasalanan, yung sobra ka magmahal. Dahil lahat ng sobra sa mundong ito ay masama, kaya nga kasalanan. Kaya huwag kang magmahal ng sobra sa iyong kapwa. Mahalin mo lang siya ng katulad ng iyong sarili. Ng pagmamahal mo sa iyong sarili, pantay lang. Kung meron man tayong mamahalin ng sobra o higit sa lahat, ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Siya lang ang dapat nating mahalin ng higit pa sa ibang kung anumang bagay o nilalang. At pagdating sa ating kapwa, pantay lang sa pagmamahal mo sa sarili mo. Ganun lang, Kinspan, hindi sobra-sobra na tipong mawawalan ka na ng respeto sa sarili mo at ibubuhos mo lahat sa kanya na tipong napaka-needy mo at napaklingi mo at napaka-OA mo na. At talaga namang, Kinspan, handa kang makipag-away o magbaliw-baliwan sa kung anumang bagay para sa kanya at isakripisyong lahat kahit na ang buhay mo para sa kanya, Kinspan. Itigil mo yan dahil kapag ang isang tao ay nakita ang kanya na kayang-kaya kanya at kontrolado kanya dahil ang puso mo ay binibigay mo lahat-lahat sa kanya, ay talaga namang, Kinspan, lalaki ang ulo niya at magiging spoiled dyan sa'yo at magiging mayabang yan. Magmamataas, bababa naman ang tingin niya sa'yo. Gusto mo bang mangyari yun, Kinspan, na bumabang halaga mo? Sa sobrang pagpapahalaga mo sa kanya, bababa naman ang pagpapahalaga niya sa'yo dahil yun sa pinapakita mo. Sa psychology ganun, oo, mahal ka niya, pero dahil sa pinapakita ng partner natin sa atin, yun din kasi ang nagiging reaction natin kung paano natin sila itatrato. Kaya kung gusto mo, Kinspan, na ang lalaki patuloy kang mahalin at hindi siya pag no contact rule sa'yo, patuloy siyang magbalo sa'yo, ay huwag kang magpakita masyado ng sobrang pagmamahal upang hindi lumaki ang ulo niya at patuloy siyang mag-effort sa'yo, patuloy siyang maghabol sa'yo dahil hindi siya sigurado sa'yo, dahil pinapakita mo ay sapat na pagmamahal lang at laging may takot sa puso niya na maaari kang mawala. Hindi yung patay na patay ka sa kanya at binubuhos mo lahat ng oras mo sa kanya at napaka-needy mo, Kinspan. Iwasan mo yan upang ang lalaki ay patuloy na umibig ng sobra sa'yo. Siya ang magmahal ng sobra sa'yo dahil ikaw ang babae. At talaga namang, Kinspan, isa sa mga tips ko sa inyo para hindi ka magamitan ng no-contact ko lang sa lalaki o hindi niya gawing hindi magparamdam sa'yo. Iwasan mong magkulang sa pagmamahal sa kanya at iwasan mo rin sumobra sa pagmamahal mo sa kanya. Sapat lang, Kinspan. At ang pang-apat na tips ko sa inyo, mga Kinspan, para hindi ka gamitan ng no-contact rule ng isang lalaki, dagdagan ng unawa at pasensya. Ang pang-apat, Kinspan, na tips ko sa inyo, kailangan, Kinspan, sa isang relasyon para maging masaya kayo at hindi kayo laging nag-aaway at hindi kayo laging nagkakatampuan at malayo sa katotohanan na masira ang inyong relasyon, dapat dadagdagan niyong unawa at pasensya sa isa't isa. Kailangan yan, sangkap yan. Sa haba ng panahon ng pag-obserba at pag-aaral ko sa mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig ay mga bagay na yan kailangan talaga. Dahil kung wala kang unawa, lalo wala kang pasensya, eh huwag ka na lang makipag-relasyon. Mas lalong huwag ka na mag-asawa kung ganyan ka lang din pala. Hindi ka marunong maging maunawain sa partner mo, tapos kulang pa ang pasensya mo. Kaya lagi ka nagagalit, lagi ka nakikipag-away, lagi ka nagbubunga, lagi ka nakasimangot. Huwag ganyan, Kinspan. Dapat kung gusto mo na ikaw ay may lalaking magmahal sa'yo ng tapat at hanggang dulo at hindi ka iwan, may manatili sa'yo, ay kailangan patunayan mo muna sa kanila na karapat dapat ka. Kailangan, Kinspan, ipakita mo na maging maunawain ka at maging mapagpasensya sa isang lalaki upang siya ay patuloy na magmahal sa'yo at siya ay maging maunawain at mapagpasensya din sa'yo.
at makaiwas kayo sa palaging pag-aaway at makaiwas ka din na magamitan niya ng no contact niya na tipong hindi na siya magpaparamdam sa iyo. Karamihan sa inyo ay base sa mga nanghihingi ng advice sa akin sa Facebook or Instagram ang nilalapit sa akin na hindi na raw nagpaparamdam yung boyfriend, hindi na raw nagpaparamdam yung mister, yung asawa. Bigla na lang daw umalis ng bahay, o bigla na lang daw siyang bilak, o bigla na lang daw hindi nag-reply, bigla na lang daw hindi nagparamdam. Eh, tinatanong ko kung bakit. Yun, lagi sila nag-aaway, lagi nagtatalo, hindi magkaunawaan, kaya ka-inspired. Yung unawa at pasensya sa isang relasyon, napakahalaga niyan. Kahit ako, tinatandaan ko yan sa sarili ko. Na balang araw kapag, diba, kapag talaga naman, sigurado na ako sa isang tao, ay itatatakwen sa utak at puso ko na dapat palagi tayong maging maunawain sa partner natin at habaan natin ang ating pasensya. Maikli lang ang buhay ng tao, marupok pa. Lagi ka nalang bang galit? Lagi ka nalang ba nakipag-away? At lagi bang nagmamatas ang utak mo at puso mo para hindi ka matutong marunong mag-unawa sa partner mo? Hindi ka marunong makinig at hindi ka marunong sumunod. Kaya inspirasyon sa mga tips ko sa inyo upang ang lalaki patuloy na magparamdam sa iyo at hindi ka makaranas ng no contact niya dahil siya ay nagalit sa iyo. Lagi ka maging maunawain at habaan mo ang pasensya sa inyong relasyon sa kanya. Ka-inspired. At ang panlimang tips ko sa inyo mga ka-inspired para hindi ka gamitan ng no contact rule ng isang lalaki is ibigay ang sapat na alaga sa kanya at sa iyong sarili. Ng panlimang ka-inspired, kailangan hindi ka talaga nagtukulang sa pag-aalaga sa kanya o pag-aasikaso sa kanya. At ganoon din sa iyong sarili, alaga mong iyong sarili, kailangan yung dalawa na yan. Lalo na sa mga may asawa na, di ba, may mga asawa na, may mga mister na, lalo na sa mga kasal talaga, di ba, ka-inspired dapat maging maasikaso ka at maalaga sa asawa mo. Dahil kailangan yan, babae ka, misis ka niya, tapos yung lalaki nagtatrabaho, although nagtatrabaho ka din, napapagod ka, pero responsibilidad mo yan, huwag kang magreklamo, pinasok mo yan. Ka-inspired talaga namang dapat matuto ka, magpaka-matured ka. Eh, tsaka banding at lambingan nyo yan eh. Ba't ka tatama rin, diba? Kasi alagaan mo ang partner mo. Kahit boyfriend mo palang ipakita mo sa kanya pag-alaga mo upang siya ay gusto rin niyang pakasalan ka at makita kanya bilang wife material sa buhay niya. Ka-inspired. At syempre, alagaan mo ang partner mo, alagaan mo rin ang sarili mo. Ka-inspired kapag yan, pinabayaan mo. Yung dalawang yan, pinabayaan mo yung pag-aalaga mo sa kanya, pwede siya mag-no-contact sa'yo. Dahil sa magtatampo siya, magagalit siya, o magsasawa siya, o talaga namang ka-inspired, maiinis dahil sa ginagawa mong hindi pag-aalaga sa kanya. O kaya naman ka-inspired, pwede rin siya mag-no-contact sa'yo, hindi na siya magparamdam sa'yo dahil sa buwababa ng value mo dahil pinapabayaan mo yung sarili, hindi mo inalaga ng yung sarili. Nung nakilala ka niya, ang ganda-ganda mo. Nung una ka niya makita, ang sexy mo. Nung una kayo nagkakilala, napaka-attractive mo. Akit-akit ka, ang bango mo pa. Pero nung habang tumatagal ang panahon, habang tumatagal kayo, nag-iiba ng itsura mo. Pati ang amoy mo ay nagbabago na rin. Kayo sa lahat sa'yo ay pinababayaan mo. Alagaan mo siya, alagaan mo rin sarili mo. Yan mga tips ko sa inyo upang talaga namang hindi ka magamitan ng no contact o laging magparamdam pa rin sa'yo ang isang lalaki. At palagi pa rin kayong maging masaya. Lagi niyong tandaan ang responsibilidad niyo sa isa't isa. Ka-inspire. So Max Pod lang po. Maraming salamat Max Pod sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. Sa mga hindi po nag-subscribe, subscribe na po Max Pod at click ko na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong i-upload na video. Maraming salamat Max Pod sa mga gusto pong magpa-coaching or magpa-advice. Pakimesh lang po ako sa aking Facebook.